Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Nahabag ka po sa amin na mga lumayo sa iyo at namuhay sa mga kasalanan at kinuha ang aming mga kasalanan at kahatulan at dumanak ang iyong dugo upang patawarin ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman. Sa gayon ay may iwasan namin ang lahat ng sumpa at kahatulan at naligtas kami na walang anumang pagsisikap mula sa amin at ginawa mo kaming mga anak mo at magkaroon ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagpapasalamat po kami na tinipon mo kami sa harapan mo ng mga tinubos ng iyong mahalagang dugo sa harap mo at sa paggabay sa amin upang purihin ka at matutuhan ang iyong mga salita at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan. Naniniwala po kami na kasama ka namin sa oras na ito, kaya pakiusap. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng iyong makapangyarihang mga kamay. Kami na may hina pa rin at nagkukulang na hindi namin alam kung ano ang dapat namin gawin at sinusunod lamang ang makalamang pag-iisip ng maraming beses. Pamunuan at hawakan mo po kami ng higit sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng iyong makapangyarihang mga kamay at gawin mo kaming mabuti at gabayan kami upang makapamuhay kami ng hindi kahiyahiyang buhay bilang iyong mga anak, kundi sa isang buhay na para lamang sa iyong kaluwalhatian at kalooban. Pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng mga churches sa buong bansa at sa buong mundo na maingatan ang kanilang pananampalataya, maging ang mga nasa mga pagdurusa at pangalagaan ang bawat isa sa kanila na nagpapalaganap ng ebanghelyo upang walang sinuman sa kanila ang matisod. Pakiusap, palakasin mo po ang lahat ng mga kapatid na nangangaral ng mga salita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng mga salita upang sila'y maging matapang na makapagpatotoo ng ebanghelyo. Sa gayon ay maraming kaluluwa ang maakay sa iyo, Panginoon, at maligtas. At ang iyong ministeryo ay maisakatuparan. Sa gayon, ang mga naligtas na kaluluwa ay lumago rin sa church ng maayos at magawa rin ang iyong banal na kalooban. Kaya Panginoon, pagkalooban mo po muli ng pagkakataon ng mga may sakit na mabuhay sa kanilang nalalabing buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpapanumbalik sa kanila sa kanilang kalusugan. Kaya Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng iyong mga salita at tagubilin at sa daan na dapat naming tahakin sa oras-oras, tulungan mo rin po kami na ipaunawa sa amin ng higit pa ang tungkol sa iyong banal na kalooban na nais mong ipakita sa amin at kung ano ang dapat naming gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tingnan po natin sa Efeso sa chapter 2. Efeso chapter 2. Verse 8. Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Dahil madalas ninyong marinig ang talatang ito, lahat kayo ay kabisado na ito, tama po ba? Bagaman paulit-ulit nating pinag-iisipan ito, hindi natin alam kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan na atin pong natanggap. Binanggit ko sa Hebreo chapter 2 verse 3, ganito kadakilang kaligtasan.
malalaman natin kung gaano kadakila ang kaligtasan kapag tiningnan natin ang bago at pagkatapos ng bahaging ito. Noong nakaraang linggo, nagkaroon din tayo ng mga Bible seminar sa 37 local churches, gayon din sa 906 na churches sa 80 na mga bansa. Kaya ngayon, mayroong higit pa dyan, mayroong tuloy-tuloy na mga Bible seminars. At ang mga tao ay patuloy po sila na naliligtas. Sa Ebanghelyo ni Juan 5:17, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ng aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Ang Diyos ang siyang kumikilos. Ang paglikha sa mundong ito ay natapos sa loob ng 6 na araw. Ngunit sa Genesis chapter 3, pagkatapos na ang tao ay gumawa ng kasalanan, ay nagkaroon ng gawain ng pagliligtas sa espiritong namatay dahil sa kasalanan. Sa katunayan, ang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay hindi nilikha upang mamatay pagkaraan ng ilang taon, kundi upang bigyan ng buhay na walang hanggan at gawin sila bilang anak ng Diyos at hayaan silang magtungo sa kaharian ng Diyos at mabuhay ng walang hanggan kasama ng Panginoon. Kaya nga, para maibalik ang layunin ng paglikha, pinasimulan ulit ng Diyos ang gawain ng pagliligtas. Kaya sa Ebanghelyo ni Juan 5:21, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Kaya ang gawain ng Diyos Ama ay iligtas ang mga patay. Gayunman, ang gawain iyon ay tinakda at plinano ng Diyos, at sa pamamagitan ng kasaysayan ng Israel, inilarawan niya kung ano ang kaligtasan sa pamamagitan ng maraming mga pangyayari. Nangako siya na isusugo ang Mesiyas upang tuparin ang gawain ng kaligtasan. Kaya tulad ng ipinangako, ang Mesiyas ay dumating. Ang taong banal at walang kasalanan ay dumating at pinasa ng lahat ang kasalanan ng lahat ng makasalanan sa mundong ito, at siya ay ipinako at namatay sa krus tulad ng pinakamiserabling makasalanan, at tinubos ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. Dinaig niya ang kapangyarihan ng kamatayan, nabuhay na muli, at sa kanyang pag-akyat sa langit, ipinagkaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan. At ngayon, sa pamamagitan ng mga naunang mga Kristiyano, ipinahintulot niyang maipangaral ang Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, at para sa ministeryong iyon isinugo niya ang Espiritu Santo. Sa loob ng 2,000 years ng pangangaral ng Ebanghelyo mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa, maraming tao ang naligtas, at sa pamamagitan ng ministeryong iyon sa mga huling araw, tayo ang mga taong naligtas sa dulo ng silangan. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagliligtas, ang gawain ng pagliligtas sa mga patay, at ang mga naligtas na tao ay patuloy na nagliligtas ng iba pang mga espiritu. Kaya nga, ito ay dalawang gawain, ang gawain ng pagliligtas ng isang espiritong namatay sa kasalanan. Sa mundong ito, mayroong maraming magagandang trabaho, subalit ang gawain ng pagliligtas sa isang taong patay ay pinakamahalaga. Mayroong mga magagaling na doktor na nagsasakripisyo para iligtas ang mga nag-aagaw buhay na pasyente sa mga natural na kalamidad gaya ng lindol at iba pang mga kalamidad at sunog. May mga lifeguard din na nanganganib ang kanilang buhay para iligtas ang buhay ng ibang mga tao. Habang ginagawa ang mga gawaing iyon, maraming tao ang naliligtas sa kanilang buhay. Maraming tao ang gumagawa hanggang sa isuko nila ang kanilang buhay para iligtas ang buhay ng ibang tao. Dahil ang espiritu ng isang tao ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan, bagaman mayroong maraming bagay na magagawa tayo sa mundong ito, ang pinakamagandang trabaho ito ay ang pagliligtas
ng buhay ng isang tao. Kaya habang nanonood ako ng telebisyon noong isang araw, noong ikalawang digmaang pandaigdig, habang ang Amerika at yung bansang Hapon ay nasa digmaan, ang mga sundalong Amerikano at Hapon ay nakikipaglaban habang may burol ng lupain sa pagitan nito, habang may burol ng lupain sa pagitan nila. Na siyang, ito po yung eksena ng kanilang labanan at ito yung ginawang pelikula. Maraming tao ang namatay, ngunit merong isang medical soldier, isang medic, isang Amerikanong medical soldier. Ang taong ito ay hindi siya marunong gumamit ng baril. Kaya binaliwala at sinaktan pa ng militar ang tao na ito. Gayunpaman, noong panahon ng digmaan, ang taong ito, iniligtas niya ang mga frontliners na nasugatan, na mga halos patay na, mga naputol ang binti at braso na namamatay dahil sa tama ng baril. Ang isang tao ay iniligtas ang 75 katao na malapit ng mamatay. Totoong kwento po ito. Habang dinadaig ang ilang krisis sa kamatayan, ginawa niya ito para sa isang layunin na iligtas ang mga sundalong mamamatay na at ito yung mga kasamahan niya. Hindi niya alam kung paano matakot sa kanyang sariling kamatayan. Sa kalagitnaan ng mga bala at ng mga bomba na bumabagsak na gaya ng ulan, tumatakas siyang dala ang sugatang lalaki ng umaatras gamit ang kanyang puwersa dahil mayroong napakaraming kaaway. Mayroong bangin at ang mga kasamahan niya ay bumababa gamit ang lubid na gaya ng isang hagdan. Subalit, maraming mga kasamahan niya ang hindi pa umaatras doon po sa labanan. Ang gawain ng taong ito ay ang iligtas ang mga taong mamamatay po doon. Kaya napakadakila. Napakadakila. Gaano siya katapang? Hindi siya makababa na buhat ang isang sugatan sapagkat kailangan niya ding iligtas ang iba pa. Kaya sinikap niyang buhatin ang mga taong iyon mula sa taas ng bundok at patungo sa ibaba. Nananalangin siya sa bawat oras tuwing nagliligtas siya ng tao. Panginoon, hayaan mo nawa akong muling makapagligtas ng isa pang tao. Muli, pakiusap, pahintulutan mo nawa akong makapagligtas ng isa pang tao. Kaya siya ay nakapagligtas ng isa pang tao ng tuloy-tuloy. Dahil dito, siya ay nakapagligtas ng 75 taong malapit ng mamatay. Ang eksenang ito ay talagang nakakaantig. Palagi niyang dinadala ang Biblia sa kanya pong bulsa. Inilalagay niya ang Biblia sa bulsa sa kanyang dibdib at naiwala niya ito habang isinasagawa niya ang pagdiligtas. Sabi niya, ang Biblia ko. Sapagat ang lalaki ay hinanap ng maigi ang Biblia, ang kanilang superior ay nagtungo sa lalaki at ibinigay ito sa kanya. Ito ay talagang napaka-espesyal. Napaka-espesyal para sa kanya na makita siyang nananalangin ng desperado sa tuwing nahaharap siya sa mahihirap na mga sitwasyon. Kaya habang pinapanood ko po iyon, tayo rin ay gumagawa upang magligtas ng maraming tao na ngayon ay nahaharap sa kamatayan. Sila ay nahaharap ngayon sa kamatayan. Subalit, kung iiwanan po natin sila, mamamatay sila. Kailangan nila ng isang tao upang mailigtas sila. Sila ay mga sugatang sundalo. Hindi sila makakakilos. Kaya kailangan nating gumawang may sigasig upang maligtas sila ng tuloy-tuloy. Kaya ang mga sugatan ay patuloy na bumababa mula doon sa bundok. Kaya sinong gumawa po niyon?
mayroong isang nagsabi at may ibang tao na binanggit ang pangalan ng sundalo. Siya yun. Kaya maya-maya ay bumalik ang lalaking iyon ng buhay. At wow, itinuring siya ng lahat bilang isang bayani. Kaya sa wakas po ng pelikula ay ipinakita dito na siya ay nabuhay hanggang sa mahigit 90 taong gulang at pagkatapos ay namatay. Ang kailangan nating gawin dito sa mundo ay siyempre mahalaga din ang pagliligtas ng pisikal na buhay, subalit ang iligtas silang patungo sa walang hanggang impyerno at tulungan silang magkaroon ng buhay na walang hanggan at maging mga taong papasok sa kaharian ng Diyos. Ang nakamamanghang gawain ito ay isinakatuparan ng Diyos at wala nang mas hihigit pa kaysa rito. Wala nang mas hihigit pa dito sa mundo na makatanggap ng ganito kadakilang kaligtasan at ang maligtas din, ang magligtas din ng mga kaluluwa. Subalit, maging sa mga naligtas, ay hindi nila nalalaman kung gaano kadakila at kahalaga ang kaligtasan na kanilang natanggap. Kaya patuloy nila itong kinakalimutan. Kaya nga, tila ang buhay pananampalataya ay patuloy na humihina. Hindi makapamuhay ng may pagsunod, hindi makapamuhay bilang Kristiyano, kundi namumuhay ng ayon lamang sa pisikal na anyo ng sanlibutan, namumuhay ng hindi maayos sa pamumuhay sa paningin ng Diyos. Kung nalalaman ninyo kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasan na natanggap ninyo, napakasayang mag-evangelize sa buhay ng bawat tao. O Diyos, nawa ay may maligtas pa. At pagkatapos, isa pa uli. At dapat natin itong ipagpatuloy hanggang sa magtapos ang atin pong buhay. Kaya nga, ang isang ligtas na Kristiyano ay dapat mag-isip kung anong ang kanyang magagawa at tumulong para sa kaligtasan ng iba. May gawain na hindi kaya ng isa, kundi kaya ng maraming tao. Tama po ba? Sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hindi ako magtatagumpay, subalit magtatagumpay tayo. Sino magtatagumpay ng mag-isa sa labanan kung maraming mga kaaway? Una ay mayroon tayong kasamang mga born again Christians na mga brothers at sisters. Mayroon tayong mga sundalo ng Diyos. At sa huli, ang Diyos ay kumikilos sa kalagitnaan natin at tinutulungan niya tayo. Sa kasaysayan po ng Israel, ng oras na nakikipaglaban ng mga Israelita sa kanila pong mga kaaway, sa Josue 23 sa verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kapag ang Diyos ay kasama nila, walang sino man ang makakatalo sa bansang Israel, maging yung mga dakila at mga malalakas na mga kaaway. Sigurado ako na alam ninyo ang kwento ng batang si David na nagtagumpay laban kay Goliath, isang dakilang higanteng mandirigma. Ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay ay dahil kasama niya ang Diyos. Kaya lahat ng mga kasaysayan ng mga Israelita sa lumang tipan ay isang anino upang ipakita kung anong mga bagay ang mangyayari sa bagong tipan. Ngayon ay kasama natin ang Diyos, kaya mapagtatagumpayan natin ang kapangyarihan ni Satanas at iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. Subalit sa ilalim ng kondisyon na tayo ay umaasa at sumasampalataya sa kanyang kapangyarihan at sumusunod sa kanyang mga salita, ang Diyos ay kikilos sa pamamagitan po natin. Kaya ang isang ligtas na Kristiyano, pagkatapos po ng kaligtasan, napakahalaga na lumalago, lumago, mamuhay at magkaroon ng katanggap-tanggap na buhay bilang isang anak ng Diyos. Gayunpaman, ang sugatang sundalo, mayroon doon na ang mga binti ay naputol o di kaya'y mga kamay o kaya napinsala ang mata. 75 lahat ang mga pasyente na dinala doon sa ospital. At pagkatapos, ang mga tao ay tinulungan sila upang gumaling, upang makabalik sa kanila pong pamilya. Mayroon din tayong
ganoong dalawang bagay na dapat nagawin. Iligtas ang mga patay na espiritu at panumbalikin ang mga ligtas na Kristiyano. Kaya maging pagkatapos ng kaligtasan, ang sugat ay nananatili pa rin na malalim itong mga sugat na ito. Kaya sa Lucas, sa chapter 10, meron pong isang Hudyo na mula sa Jerusalem ang nagtungo sa Jericho. Tapos, siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan at halos mamamatay na. Subalit may isang Samaritano ang nakakita sa kanya at nahabag sa kanya yung Samaritano at kinuha niya ang sugatan. Pagkatapos, dinala siya sa isang bahay panuluyan at inalagaan siya. Ang mabuting Samaritano na nagligtas sa isang taong halos mamamatay na ay naglalarawan kay Jesus, siyempre po. Tinalian at binuhusan ng langis at alak. Ibig sabihin, ang sugat ng ating mga kasalanan ay tinalian at pinagaling sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. At dinala siya sa bahay panuluyan. Ibig sabihin, kahit na hindi siya namatay, kailangan pa rin niyang magpagaling sapagkat malalim ang kanyang mga naging sugat. Kaya sinabi ng Samaritano sa may-ari ng bahay panuluyan, alagaan mo siya hanggang sa bumalik ako. At nagbigay siya ng 2 denaryo sa may-ari na sinasabi, alagaan mo siya at sa anumang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Kaya si Jesus na nagligtas sa atin, si Jesus ay nangako na siya ay babalik. At ang bahay panuluyan ay naglalarawan naman po ito sa church ng mga ligtas na banal. Ang may-ari ng bahay panuluyan ay ang Espiritu Santo. At pinapagaling niya ang iba sa pamamagitan ng mga taong unang naligtas. Dapat nating gawin, ito pong dalawang gawaing ito, ang iligtas ang mga patay na espiritu dahil sa kasalanan at tulungan silang gumaling ng paunti-unti upang makapamuhay ng maayos na buhay bilang mga anak po ng Diyos. Dapat nating ingatan ang dalawang bagay na ito sa atin pong puso at huwag nating kalimutan na ito ang layunin ng ating buhay Kristiyano dito po sa mundo. Tingnan po natin sa 1 Pedro sa chapter 1. 1 Pedro chapter 1. Verse 8. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ang 1 Pedro ay para sa mga ligtas na Kristiyano, mga taong naligtas at tinutukoy dito si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Hindi natin nakita ang Panginoon, subalit paano natin inibig ang Panginoon? Inibig natin siya sapagkat tayo'y iniibig niya. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Sumasampalataya tayo sa pamamagitan ng salita. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng kanyang salita. Gaya ng sinasabi sa 1 Juan 4:19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Siya ang unang umibig sa atin. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Iniibig tayo ng Diyos. Ito ang pinaka-importanting bahagi ng Biblia. Ito ang naisabihin sa atin ng Diyos. Siya ay nahabag at minahal maging ang isang makasalanang tao. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Mayroong galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian upang iligtas ang mga tao. Hindi maipaliwanag. Hindi natin maipapaliwanag ang kagalakang ito sa anumang salita. Ito ay hindi maipaliwanag. At hindi natin maipapaliwanag itong dakila
at kamangha-manghang kaligtasan na ating natanggap sa ating pong puso. Kaya mayroong lyrics ng hymnal song, "Could we with ink the ocean fill? And were the skies of parchment made?" Hindi natin may susulat ang pag-ibig ng Diyos gamit ang tinta ng karagatan at ang langit na gagawin nating pergamino. Ang lyrics ay nagpapahayag ng kanyang pag-ibig katulad po nito. Hindi po ito exaggeration, kundi ito po'y totoo. Hindi natin may papaliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng anumang salita dito sa mundo. Kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Ito ay isang hindi maipaliwanag na kagalakan at puspos ng kaluwalhatian. Nagagalak tayo kapag nakakatanggap tayo ng regalo. May nagsasabing, "Masaya ako," pagkatapos kumain ng masarap na pagkain o isang tasa ng kape, nakainom siya nito. Opo. Ito ay isang magandang expression. Sinasabi ko rin matapos akong masarapan sa pagkain. Hindi ako naiinggit kahit na sa presidente. Ngunit ito ay kasiyahan ng laman. Ito ay pansamantala lamang. Ngunit kapag iniisip ng taong ligtas ang patungkol sa biyaya ng Diyos, ito ay isang kagalakan na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa Isaiah chapter 61 verse 10, "Ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ginagayakan ng sarili ng palamuting bulaklak at gaya ng babaeng ikakasal na nagagayakan ng kanyang mga hiyas. Ang aking buong pagkatao ay magagalak. Hinugasan niya ako mula sa maruming kasalanan ito. Binihisan niya tayo ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran at tinanggap niya ang isang makasalanang tulad ko. Kaya ito isang malaking kagalakan at puspos ng kaluwalhatian, hindi po ba? Nagagalak po ba kayo? Tunay po ba kayo nagagalak?" Sa 1 Thessalonica chapter 5, "Magalak kayong lagi." Magalak kayong lagi. Sa Filipos chapter 4, si Apostol Pablo ay nasa bilangguan. Hindi niya alam kung kailan siya mamamatay, ngunit nagsulat siya ng liham sa mga brothers and sisters ng Filipos na sinasabi, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Muli kong sasabihin, magalak kayo, sa Filipos 4, talatang 4. Isang taong nakakulong, habang naghihintay ng kanyang kamatayan, ang umaliw sa mga nasa labas ng bilangguan, "Magalak kayo." Muli kong sasabihin, magalak kayo. Si Apostol Pablo ay hinuli habang nangangaral, binugbog at ikinulong sa isang malalim na piitan, ngunit umawit siya ng mga himno sa kalagitnaan ng gabi. Sa Santiago chapter 5, "Mayroon mang masaya, umawit siya ng papuri." Kailan ba tayo? Kailan ba tayo umaawit ng papuri? Tayo ay umaawit kapag tayo ay masaya. Hindi natin alam kung ano ang gagawin dahil sa saya. "Joyful, joyful will the meeting be when from our sin our hearts are pure and free." Kaya kapag iniisip ko ang tungkol sa kaligtasan, automatiko po akong sumasayaw. Ako po ay masayang masaya at lubos na nagagalak na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, ang pasasalamat tungkol sa biyaya ng pagdiligtas sa atin at ang maluwalhating kagalakan ng nagtutulak sa atin pong Christian life. Kaya kapag nawala natin ang kagalakan na ito, katulad ito ng sasakyan na naubusan ng gasolina, mawawalan po tayo ng lakas. Kailangan nating tandaan ang patungkol sa pasasalamat at kagalakan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa puso natin kahit na tayo ay mahirap, hindi pinapansin ng iba, kahit na tayo magmukhang hamak, at ang ating katawan ay may sakit, at ang kamatayan ay lumalapit. Nakita ko ang isang tao na na-diagnose at malapit ng mamatay habang nabubuhay sa kanyang Christian life matapos na makatanggap ng kanya pong kaligtasan.
Ngunit, siya ay masaya po na nakangiti. At nagsabi pa siya, malapit na akong pumunta sa Panginoon. Sabi niya, dati po, isang brother din ang may sakit. At sinabi ng doktor, mabubuhay ka na lamang ng ilang araw. Sabi dun sa brother, nandoon ang kanyang asawa, nandoon ang kanyang mga kaibigan, at nandoon din po ako. Sabi sa kanya, mabubuhay ka na lamang ng ilang mga araw. Malapit na siyang mamatay, subalit siya ay masaya. At nagsabing, malapit ko nang makatagpo ang Panginoon. Hindi siya natakot sa kamatayan, ni nalungkot man. Mayroon lamang siyang isang inaalala. Mayroon akong bunsong anak na lalaki, subalit hindi pa siya ligtas. At ang tanging pag-asa ko ay ang makatanggap na ang aking anak ng kaligtasan. At ang brother po na yon, siya ay namatay matapos ang dalawa o mga tatlong araw. Ang taong ligtas po, kailanman, ay hindi takot sa kamatayan. Matagal na panahon na ang nakalipas, isang barko ng US Navy ang hinarang mula sa East Sea papuntang North Korea. At sila ay ibinalik pagkatapos ng ilang buwan. Merong isang kapitan at nagsulat siya ng isang maliit na diary. Sa palagay ko, siya ay isang Kristiyano. Siya ay tinanong sa North Korean Army at isang araw, sinabi nila sa kanya, mamamatay ka bukas. Babarilin ka hanggang mamatay bukas. Babarilin ka hanggang mamatay bukas. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, bumalik siya sa kanyang mga kasamahan at siya ay nagsabi, makikita ako na ang Panginoon bukas. Anong ibig mong sabihin dyan? Malapit ko nang makita ang Panginoon. Kapag namatay ako, sa sandaling panahon, ay makikita ko ang Panginoon. At pagkatapos humiga siya sa kanyang kama at natulog po siya ng mahimbing. Makakatulog ba siya ng mahimbing kung nag-aalala siya sa kanyang kamatayan? Kaya mula sa 12 mga apostol, si Santiago, siya ang unang pinugutan ng ulo at siya ang naging martir, pinugutan ng ulo si Santiago. At ang mga Hudyo ay natuwa ng patayin ni Herodes si Santiago. Kaya hinuli rin ni Herodes si Pedro at ikinulong. At nagplano si Herodes na patayin siya kinabukasan. Alam ni Pedro na mamamatay siya, katulad ni Santiago. Pero si Pedro, si Santiago at Juan, ang mga pangunahing alagad ni Jesus. Mula sa kanila si Santiago ang unang naging martir. Alam na alam ito ni Pedro. Kaya sabi niya, bukas mamamatay rin ako. At si Pedro ay nakatulog ng mahimbing. Ang mga banal sa Jerusalem ay taimtim na nananalangin para kay Pedro doon sa silid sa itaas. Si Santiago ay namatay na at ngayon papatayin na rin si Pedro. Kaya ngayon, ano ang dapat po nilang gawin? Si Santiago ay patay na, papatayin na rin po si Pedro. Kaya nananalangin sila dahil anong dapat nilang gawin? Pagkatapos, tinapik ng anghel si Pedro na natutulog para gisingin siya. Hindi siya nagising. Kaya sinipa siya ng anghel sa tagiliran. Kaya si Pedro ay nagising. Tara, gumising ka! Gising ka! At nalaglag ang kanyang mga tanikala. Nalaglag yung mga tanikala ni Pedro at ang pintuan ng kulungan, yung mga pintuan na nagsimulang magbukas. Mayroon pong mga bantay sa bawat pintuan ng kulungan na nagbabantay dito. Ngunit, pinatulog po sila ng anghel.
kaya walang nakakaalam na ang pintuan ng pulungan ay nabuksan na pala. Kaya't kinuha ng anghel si Pedro at lumabas. Iniisip ni Pedro na ito ay isa lamang pangitain. Sa isip niya, ito isa lamang pangitain. At nang sandaling nakalabas na siya, ang anghel ay nawala. Pagkatapos, nalaman ni Pedro na nagsugo ang Diyos ng anghel upang siya ay ligtas. Ano po ba ang iniisip ng isang Kristiyano sa kamatayan? Ito ba ay nakakalungkot? Nakakadismaya ba? Nadidismaya ba kayo dahil sa kamatayan? Ang mga tao ay takot sa kamatayan. Iniisip nila na ang kamatayan ay katapusan ng lahat ng bagay, kaya wala ng pag-asa. Maraming bagay na gusto nilang gawin sa hinaharap, gusto nilang gastusin ang perang naipon nila, at iniisip nila ang kanilang pamilya. Natatakot sila sa kamatayan, ngunit sinasabi ng mga Kristiyano, ito lang ang kaya kong gawin sa harap ng kamatayan. At pagkatapos, Diyos na ang bahala. Kaya sa mga awit 116, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pinahahalagahan ng Panginoon ang kamatayan ng mga banal. Bakit po? Bakit ganito? Dahil ang kamatayan ng isang Kristiyano ay ang araw na ibibigay ng Diyos ang nais niyang ibigay sa kanya. Kung ang isang ama ay may kayamanan o kayamanan na inihanda niyang ibigay sa kanyang anak sa kanyang paglaki, nanaisin po niyang ibigay ito sa kanyang anak sa lalong madaling panahon. Ang araw ng ating kamatayan ay ang araw na tayo ay pupunta sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya sabi ng Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kaya sa Apokalipsis chapter 14, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon. Sinasabi po ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa. Tayo ay gumawa ng mahirap dito sa lupang ito. At matapos tayong maligtas, tayo ay gumawang may pagpapagal para sa Panginoon. Sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Pagdating natin sa harapan ng Panginoon, tayo ay gagantimpalaan ayon sa ating mga gawa, tayo ay pupurihin at tayo ay pararangalan. Marami na akong karanasan na halos mamatay na ako habang nasa paglalakbay bilang misyonero. Yung eroplano ay nayanig, nalunod sa dagat, nagkasakit, muntik ng mamatay, na aksidente sa sasakyan, at halos mamatay habang nasa isang bangka. Naglayag ako sa dagat, sakay po ng isang maliit na bangka. Tapos, biglang may malakas na alon. Kaya, yung mga tao po doon sa bangka na iyon ay naghiyawan po sila at natakot. Subalit, may isang kahon na may lamang life jacket. Kaso, nakalock ng padlock. Kaya ngayon, ito ay isang seryosong sitwasyon. Subalit nang tumingin ako, may nakita akong parang galon ng tubig. At naisip ko hindi ako makakakuha ng life jacket. Kailangan kong hawakan itong galon na ito. Pero alam niyo po, ligtas kaming lahat na nakatawid sa dagat. Kaya sa tuwing papalapit ang kamatayan, hindi ito mahalaga sa mga Kristiyano. Magiging mahinahon siya. Nasabihin niya, pupunta ako sa Panginoon. Ang aking gagawin para sa Diyos ay tapos na. Kaya ako ay pupunta na sa Panginoon. Ang mga naligtas ay hindi matatakot sa anumang bagay. Kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para sa kapakanan ng pagkain at pamumuhay ng maayos,
dito po sa mundong ito. Pupunta tayo sa walang hanggang langit, banal, maluwalhati, mapayapa, na gaya ng Diyos, kung saan walang pagtangis, walang kamatayan, walang kalungkutan, walang malupit na diktador, walang mandaraya. Iniligtas tayo ng Diyos para ibigay ito sa atin. Kaya nga, kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Hindi dapat natin maiwala ang kagalakang ito. Hindi natin dapat ipagkait ang kagalakang ito. Hindi natin dapat hanapin ang kagalakan sa anumang bagay maliban sa kagalakan ng kaligtasan. Kapag ang isang taong naligtas ay nainggit sa mga tao sa mundong ito na kumakain ng maayos, namumuhay ng marangyang buhay, kinasusuklaman po ito ng Diyos. Ang mga hindi ligtas ay mga taong nakakaawa. Habang papalapit ang araw ng kapistahan, alam niyo po, binibigyan ng may-ari ng maraming pagkain ng baboy. Paulit-ulit itong kumakain at natutulog. Sabi nila, oink, oink, oink. Pagkatapos, binibigyan ito ng may-ari ng iba pang pagkain. Naiinggit po ba kayo sa baboy na ito? Pagkaraan ng ilang sandali, kinakatay po ang baboy, dinadala sa pagkainan. Ganon din po sa mundong ito. Ang mga taong hindi ligtas ay kumakain ng maayos, namumuhay ng sagana, parang baboy na pinalalaki para sa isang handaan. Paumanhin po at ito ang nagamit kong, ito ang sinabi ko. Pero sa Job chapter 21, ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol, sa impyerno. Sa Lucas chapter 16, meron pong isang mayamang tao na nabubuhay ng maayos at nagsusuot ng maayos araw-araw. Nakatira siya sa isang magandang bahay. Nagsuot ng magagandang damit at kumakain at umiinom at nagsasaya araw-araw, at isang araw siya ay namatay. Siya ay nagkasakit, uminom ng mapait na gamot at kalaunan ay namatay sa isang kumot na seda. Marahil ay nagkaroon ng malaking libing ang mga tao at ang kanyang puntod at lapida ay pinalamutian ng husto. Ngunit saan siya napunta? Ang kanyang kaluluwa ay nagdusa sa impyerno sa apoy. Hindi pinag-iisipan ng malalim ng mga tao kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ngunit alam natin kung ano ang mangyayari pagkatapos po ng kamatayan. Ngayon, napag-aralan natin ang kaligtasan na ating natanggap. Kapag ako po ay nangangaral ng parehong bagay ng paulit-ulit, sinasabi ng mga tao, maraming beses ko nang narinig ang sermon na yan. Ngunit kailangan natin itong pag-aralan ng paulit-ulit. Dahil ang ibang mga tao, maririnig nila ito sa unang pagkakataon. At ang mga taong napag-aralan ng bagay na ito noon ay dapat patuloy na makinig at pag-aralan nito. Ang tayo ay naligtas, ibig sabihin tumanggap tayo ng regalo. Ang regalong ito ay katulad ng isang set ng regalo. Natanggap natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo ay naging mga matuwid. Ang espiritu ay nabuhay mula sa kamatayan dahil sa pagsalansang at mga kasalanan. At tayo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. At tayo ay naipanganak na muli. Ibig sabihin, tayo ay ipinanganak na muli bilang mga anak ng Diyos. At tayo ay naging mga tagapagmana rin ng Diyos. At tayo din ay tumanggap ng Espiritu Santo. Kahit importante lang ang iniisip natin, mayroon doong walong uri ng mga bagay. Natanggap natin ito lahat sabay-sabay. Hindi po natin ito natanggap ng hiwa-hiwalay. Kaya patuloy ko pong itinuturo na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Sa Juan chapter 1 sa verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tinawag ito ng Biblia na karapatan. Bakit may karapatan na maging mga anak ng Diyos? Kung ang sino man ay pinanganak ng hari, siya ay prinsipe. Ito ay karapatan. Ito ay isang pribilehyo. Ito ay isang karangalan. Ang maging anak ng Diyos ay kahangahangang karapatan, pribilehyo at kaluwalhatian. Kaya ang mga anak ng Diyos, sila ay nilikha bilang espiritual na nilalang.
ang mga anghel ay nilikha bago ang tao. Napakahusay na nila lang ang mga anghel. Ngunit ang mga anghel ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Hindi sila maaaring maging babaeng ikakasal kay Kristo. Meron pong isang anghel, si Lucifer. Sinubukang maging katulad ng Diyos. Kaya siya, si Lucifer, ay itinapon at itinaboy at naging Satanas. At ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay kasamang pinalayas. Sila ay ang mga demonyo na nagpapabalik-balik sa daigdig ngayon. Ang Diyos ay naghanda ng walang hanggang apoy para sa mga masasamang anghel at doon sa mga anghel na ito. Sa Mateo chapter 25, sa verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sa Diablo, si Satanas at para sa kanyang mga anghel. Ang walang hanggang apoy ay inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang lugar kung saan ang mga hindi ligtas na tao ay mapupunta, tanging sa impyerno lang. Kung ang anghel ay naging masama, iyon na ang kanilang katapusan. Wala pong bagay na sila'y nagsisi pagkatapos pinatawad at naligtas. Bakit po? Kung ang lingkod ay pinalayas, iyon na ang katapusan niya. Gayunpaman, kahit na ang isang anak ay gumawa ng mali at palayasin, tatanggapin siyang muli. Tama po ba? Opo, totoo po. Anumang oras, siya ay pwedeng tanggaping muli. Dahil sa kasalanan ng tao, ang lupa ay isinumpa at sila ay pinalayas palayo sa Diyos. At kailangan ng magtrabaho. Mayroon ng sakit, pagdurusa, digmaan at lahat ng uri ng miserableng mga bagay. Ngunit hindi ibig sabihin na itinaboy na ng Diyos ang mga tao. Sa Juan 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang sarili hanggang sa kamatayan sa krus bilang handog pang kasalanan. Wala nang mas dakilang bagay ang hihigit kaysa sakripisyo ng Diyos. Kaya ipagpalagay na natin na may mayaman na inisip niyang ang daigdig ay kanya. Gayunpaman, siya'y mayroon lamang isang minamahal na anak, nag-iisang anak. Ang kanyang malaking kayamanan ba ay mahalaga? O ang kanyang tanging minamahal na anak ang mahalaga? Opo, ang kanyang anak ang mas mahalaga dahil ang kanyang anak ay parang kanyang buhay. Maaaring mas nais niyang mamatay kaysa ang anak niya ang mamatay. Kaya kagaya nito, ang kanyang anak ang pinakamahalaga. May isip mo ba na ibigay niya? May isip mo ba na ibinigay niya ang kanyang anak na mamatay para sa makasalanang tao? Ang Diyos ay nagsakripisyo para sa lahat ng tao sa sanlibutan. Sino sila? Ako at ikaw. Para sa akin, ginawa iyon ng Diyos. Kahit na walang sino man, maliban sa akin o sa iyo, ang Panginoon ay darating sa sanlibutan ito upang mamatay sa krus para sa aking kaligtasan. Gayunpaman, totoo po na itinuturing ng Diyos ang ating espiritu na mas mahalaga pa kaysa sa sanlibutan. Kaya lang hindi yun alam ng mga tao. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? At sa unang Juan chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Gaano kadakila ang kanyang pag-ibig? Gaano kadakila? Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga kaaway ng Diyos na naging masasamang makasalanan. Tayo'y katulad ng uod at ang ating buhay noon ay walang halaga. Subalit iniligtas tayo at ginawang malinis at banal upang tayo'y maging mga anak ng Diyos. Bakit po? Dahil mahal tayo ng Diyos. Wala nang ibang sagot pa dito. Paano natin may papaliwanag ito ng buo? Dahil tayo'y minamahal niya. Wala pong ibang dahilan.
Kaya nga huwag nating kalimutan kung paano tayo naging mga anak ng Diyos. Ito'y napakadakila at kahangahangang gawa. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit yung ipinapaliwanag ito ay dahil napakadali po natin itong nakakalimutan. Kung makalimutan po natin ito, problema pong lilitaw. Tingnan natin sa Hebreo chapter 1, bago po mag-unang Pedro, naroon po ang Santiago. Bago ang Santiago, naroon naman ang Hebreo. Sa chapter 1 po. Chapter 1 verse 14. Basahin natin ang sabay. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Lahat ng espiritong naglilingkod, lahat ay anghel. Napakarami mga anghel. Kung babasahin natin sa aklat po ni Daniel at sa Apokalipsis, naroon ang napakaraming mga anghel. Sa awit 68:17, ang mga karo ng Diyos ay 20,000. Sa makatuwid ay libo-libo. Ang Panginoon ay dumating mula sa Sinai patungo sa banal na lugar. Yun ay napakadami. Lahat ng mga espiritu ang isinugo upang maglingkod. Naglilingkod po sila. Ibig sabihin na sila ay mga lingkod. Meron po mga housekeeper na naglilingkod sa amo, hindi ba? Sila ay mga lingkod. Mga espiritu ang nasa paglilingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Sila naman ang mga born-again Christians. Dito ang kahulugan ng sila na mga magmamana ng kaligtasan ay hindi nangangahulugan na sila ay maliligtas sa hinaharap. Ibig sabihin, sila ang mga naligtas at pumasok sa langit bilang tagapagmana na pinaglilingkuran ng mga anghel. Sila ay sinugo pang paglingkuran ng mga ligtas ng mga banal. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo 18 talatang 10, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Sinugo ng Diyos ang bawat anghel na mag-iingat sa bawat taong ligtas. Alam niyo po ba ito? Gaya ng sinabi ko na po sa inyo noon, nang si Pedro ay halos mamatay na sa bilangguan, ang mga Kristiyano nananalangin para sa kanya sa itaas ng bahay ni Marcos sa Jerusalem. Meron pong 120 na mga banal ang nagtitipon doon. Sa palagay ko, ang ina ni Marcos ay napakayaman dahil 120 katao ang kayang magtipon sa taas ng bahay nila. Ang lugar po na yun ay malaking lugar upang pagtipunan. Sila ay nananalangin po doon. Biglang may tumunog, may kumakatok, tok, tok, tok. Isang babaeng ang pangalan ay Rhoda ang lumapit sa pinto upang magtanong, sino yan? Pagkatapos sumagot si Pedro ito. Ang boses ay talagang boses ni Pedro. Kaya siya ay gulat na gulat. Kaya hindi niya nabuksan ang pinto at sinabi sa ibang mga banal na si Apostol Pedro ay dumating. Pagkatapos, anong pinagsasabi mo? Paano siya makakarating? Baka mamatay na siya bukas sa bilangguan. Bagaman sila'y nananalangin, hindi naman sila naniwala. Sinabi niya, hindi, boses niya talaga, yung boses na yun. Ngunit kanilang sinabi, yun ay ang kanyang anghel. Dahil siya ay patuloy na kumakatok sa pinto, binuksan nila yung pinto, at nang sandaling iyon ay nakita nila si Pedro. Totoo nga na mayroong anghel. Nakakita ka na ba ng ganong drawing? Mayroong kahoy na tulay sa bundok at umaagos ang tubig sa ilalim ng lumang kahoy na tulay na maaaring halos bumagsak na. Ngunit may batang maingat na naglalakad sa tulay sa panahon po ng winter. At mayroong bagay sa likuran niya. Isang anghel na nakahawak sa kamay ng bata at naglalakad na magkasama ng ganito. Ang batang iyon ay hindi nakikita ang anghel. Pero napakaganda ng drawing na iyon. Nais kong mabili iyon kung nasaan man yon. Kailangan ninyong malaman na mayroong anghel na nag-iingat at tumutulong sa atin at gumagabay sa atin hanggang sa makapasok po tayo sa langit. Kayo po, ano ang pinag-aalala po ninyo? Lahat ng mga anghel ay isinugo upang maglingkod sa mga ligtas na anak ng Diyos na papasok sa langit. Siya na pinaglilingkuran ay higit na dakila kaysa sa naglilingkod. Kaya tayo po yung mas dakila kaysa sa mga anghel. Tayo po ay mas dakila kaysa sa mga anghel dahil sila ang naglilingkod po sa atin. Mas dakila tayo. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2.
verse 3, basahin natin, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Noong unang panahon po, ang ilang Israelita ay sumasamba sa mga anghel. At kahit sa iglesia po ng Colossus, may mga tao na patuloy na sumasamba sa mga anghel. Dahil sa kanilang pagiging ignorante, ginawa nila ito. Walang amo na naglilingkod sa alipin. Wala po. Anong klaseng amo ang pupuntahan ng alipin pagkatapos luluhod sa kanya, pagkatapos sa kanya mananalangin? Yun ay dahil ginagawa nila yun dahil hindi po nila alam. Kahit na ang mga anghel ay mataas, ngunit ang mga ligtas ay mas mahalaga. Sa makatawid sa Hebreo sa chapter 1 at sa chapter 2 ay nagsasabi na si Kristo ay mas mataas kaysa sa mga anghel. Ang posisyon ni Kristo ay kapareho sa posisyon ng mga naligtas. Babasahin ko po sa inyo itong sa Hebreo sa chapter 2 magmula verse 6. Ngunit chapter 2 sa verse 6 hanggang verse 7. Hebreo chapter 2 verse 6 hanggang 7. Ngunit may nagpatunay sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya ay iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya ay iyong pagmalasakitan? Siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Kaparehong bagay po yung sinabi ni Job at ni David. Sa Job chapter 7 verse 17, sinasabi na ano ang tao na itinuturing mong dakila at iyong itinutuon ang iyong isip sa kanya? Kaparehas po doon sa sinabi po ni Job. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? Ano ang tao na itinuturing mong dakila at iyong itinutuon ang iyong isip sa kanya? Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? Sinasabi din sa mga awit, chapter 8, verse 4, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? Sa mga awit, sa chapter 144, verse 3 hanggang 4, ang Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Sa verse 4, ang tao ay katulad ng hininga, gaya ng aninong nawawala ang mga araw niya. Kung ang iniisip natin ay sa laman lang, wala tayong pinagkaiba sa hayop. Hindi po ba? Sa maraming bagay, ang mga tao ay mas masahol pa nga kaysa sa mga hayop. Alam niyo po ba kung gaano karaming mga hayop ang nabubuhay ng mas mabuti kaysa sa mga tao? Tingnan niyo ang mga migratory bird at agila na lumilipad ng libo-libong milya sa buong mundo. Yung mga isda na lumalangoy sa dagat Pasipiko, napakagaling po, hindi po ba? May mga hayop na malayang tumatakbo sa mga kabundukan at nabubuhay po sila ng daan-daang mga taon. Kung ikukumpara doon, ang tao ay nag-aalala, nagdurusa. Ano ang mas mabuti kaysa sa isang hayop? Kung walang espiritu sa tao, gaya siya ng hayop kung hindi niya maunawaan po ito. Opo, maraming talata ang nagsasabi ng gayon. Tama po. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin? Na itinataas mo siya, na masyado mo akong iniisip. Ano ang tao? Na inialay mo ang tanging anak upang iligtas kami. Ano ang tao? Ano ang tao? Sino ako? Mayroon pong sagot sa Biblia kung bakit ito ginawa ng Diyos. Hebreo chapter 2, verse 9 hanggang 10. Kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat.
sapagkat narapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan Niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagdatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Well, ano ba sa palagay niyo ang talata po na ito? May sagot na sa talatang ito. Si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel, ay mas mataas kaysa sa mga anghel. Ang Diyos lamang ang siyang mas mataas kaysa sa mga anghel. Sinasabi sa Filipos sa chapter 2 sa verse 7 hanggang 8, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Jesus, nakapantay ng Diyos at mas mataas kaysa mga anghel, ay naging tao sa loob ng 33 taon. Mas mababa kaysa mga anghel po ang tao. Pero siya'y muling nabuhay at siya'y umakyat sa langit. Ito'y nangangahulugang nakikita natin si Jesus na pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan. Si Jesus na muling nabuhay at umakyat sa langit ay mas mataas kaysa sa mga anghel. Upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Bakit niya ginawa iyon? Upang iligtas tayong mga makasalanan at itaas tayo sa mas mataas na posisyon ng kaluwalhatian ng Diyos. Maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Sabi dito, maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Tiniis niya ang kahihiyan at pagdurusa ng kamatayan. Bakit po? Para sa tao. Para sa atin. Para sa akin at sa iyo. Naisip niyo po ba ito? Hindi ko ito lubos maisip. Hindi ko maintindihan sa pamamagitan ng ating mga ulo. Subalit, obvious po ito. Kailangan nating patuloy na malaman kung bakit niya ginawa yun. O Diyos, bakit mahal na mahal mo ako? Bakit mo ako binigyan ng napakadakilang biyaya na para sa Kanya, sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay? Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na mamahala sa lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. Kaya may isang bagay na gustong gawin ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay gamit ang mga salita at namamahala sa buong sansinukob at makalangit ng mga anghel gamit ang mga salita. Ano po yun? Gusto niyang magkaanak ng maraming anak na lalaki. Hindi lang nilalang, kundi maraming anak na lalaki. Maraming anak na lalaki. Sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian. Kaya pumasok si Jesus sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay na muli at ngayon upang dalhin ng marami upang makapasok sa kaluwalhatian iyon. Magdala ng marami upang makapasok sa parehong kaluwalhatian ni Jesus sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian upang gawing pangunahin sa kanilang kaligtasan at ginawang ganap sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Kaya sa pamamagitan ng pagkamatay tulad ng isang butil ng trigo, ginawa ng Panginoon ang gawain ng pagsilang ng maraming anak na lalaki. Ano ang kanyang ginawa sa pagsilang ng maraming anak na lalaki? Upang dalhin sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang layunin ng pagliligtas po sa atin? Si Jesus ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay at pagbangon mula sa mga patay at iniligtas niya tayo. Ito'y upang ibigay sa atin ang kaluwalhatian iyon. Naunawaan niyo po ba? Subalit ngayon, may mga taong natutulog sa ganitong mahalagang salita. Anong sabi mo? Minsan may mga ganyan. Parang nakikinig na nakapikit, ganito. Pero mas masarap makinig na nakadilat. Ngayon,
gaano po itong kahanga-hanga? Sa tuwing binabasa ko ang Bibliyang ito, nasasabik ang puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang kaligayahan ko. Kaya ngayon, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng dakilang biyayang iyon at naging mga anak ng Diyos. At ngayon, pinahintulutan tayo ng Panginoon na makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos gaya ng ginawa ni Jesus. Tayo ay papasok sa kaluwalhatian ng Diyos pagkatapos ng ilang sandali. Kaya kung paanong naging mas mababa si Jesus kaysa mga anghel ng ilang sandali, at pagkatapos ay pumasok sa kaluwalhatian ng ilang sandali, gayon din tayo sa mundong ito na sa ilang sandali lang, pagkatapos ng ilang sandali din, pagdating ng Panginoon, tayo rin ay papasok sa parehong kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi po natin dapat kalimutan ang katotohanan ng iyon kahit isang sandali. Ngayon, ang mga ligtas ay nabubuhay sa mundong ito pagkatapos ng kaligtasan. Pero sinong nagsabi? Ang Diyos na nagligtas sa ating mga kaluluwa ay hindi tinutulungan ang ating mga katawan? Sino nagsabi? Sinabi po ng Diyos, Siya ay tutulong. Sabi ng Diyos. Sa Mateo 6:26, Mateo 6:26, Mateo chapter 6 verse 26, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid, hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Tingnan mo ang mga ibon sa impapawid. Binubuhay sila ng Diyos Ama. Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang. Binibihisan sila ng Diyos ng napakaganda. Lahat ng nilikha ng Diyos ay pinamamahalaan ng Diyos at pinapakain ng Diyos. Kahit na ang isang damo, isang bulaklak, o isang ibon. Kaya sa Mateo chapter 10 verse 30, sinabi ng Diyos, At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat sa Mateo chapter 10 sa verse 29. Hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong Ama? Huwag nga kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Siyempre, tayo ay mahalaga. Siyempre, higit tayong mahalaga kaysa sa buong mundo. Kaya, maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na po lahat. Bilang po lahat. Gaano nalalaman ng Diyos ang atin pong kalagayan? Bilang niya lahat ng buhok sa ulo ko. Mas alam ng Diyos ang aking kalagayan kaysa sa pagkakaalam ko sa kalagayan ko. Ako ay nagtitiwala at umaasa sa Panginoon na nakakaalam ng lahat ng aking kalagayan. Alam kong tiyak na lagi niya akong aalagaan. Kailangan ninyong tiyak na malaman. Kaya nga, sa Mateo chapter 6 verse 30, at kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Hindi ba lalo niya kayong bibihisan? Hindi ba ibibigay sa inyo ng Ama ang lahat ng mga bagay bilang kaloob? Verse 32, sapagkat inahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung ano ang kakainin, kung ano ang iinumin, at kung ano ang isusuot, ito ang hinahanap ng mga ulila. Ano ang ikinababahala ng isang batang may magulang na mayroon ng lahat? Kailangan nyo lang gawin ang sinasabi ng inyong mga magulang. Kung sasabihin nila sa iyong mag-aral, kung gayon mag-aral ka.
Kung sasabihin nila, huwag kang gagawa ng masama, kung gayon, huwag mong gagawin yon. Kung gagawin mo ang sinasabi ng iyong mga magulang, mabuti ka. Pagkatapos ito, bahala na ang Ama sa iba pang kailangan. Ang Diyos ang Panginoon ng langit at lupa na siyang lumikha at namamahala ng sansinukob. Siya ang Diyos na ating Ama. Ang iyong makalangit na Ama ay ang iyong Ama na nasa langit. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ama naming nasa langit. Isipin nyo na lang po, ang ating Ama na lumikha ng sansinukob. Dapat po ninyong paniwalaan ang sinasabi po na ito. Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos na alam niya ang lahat ng inyong mga alalahanin at tutulungan tayo hindi lamang maniwala na iligtas niya tayo, kundi bakit ayaw ninyong maniwala na tutulungan niya tayo? Pinoprotektahan at tinutulungan ng Diyos ang mga kaluluwa at katawan ng kanya pong mga anak. Hindi lang yung kaluluwa ang tinutulungan niya, kundi maging sa pangangailangan sa katawan ng kanyang mga anak ay tinutulungan niya. Kaya ngayon, maraming ganyang mga salita sa Biblia. Noong nakaraang linggo, sinabi sa Hebreo 13, verse 5 hanggang 6, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Kaya masiyahan na kung ano ang ibigay ng Diyos sa iyo. Mayroon ka man ng marami o kaunti. Dahil sabi ng Diyos, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Ang Panginoon ang aking katulong. Alam ng Panginoon ang lahat ng aking kalagayan. At tinutulungan niya ako. Nagsisinungaling ba ang Diyos? Nagsisinungaling po ba ang Panginoon? Siya'y tumutulong. Nagsisinungaling ba siya? Siya'y tumutulong. Maraming mga salitang tulad po nito sa Biblia. Natanggap natin kaagad ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pag-ibig at ng biyaya ng Diyos. Mayroon ba tayong anumang ginawa upang maligtas? Abay, wala po. Ang dakilang kaligtasang ito ay natanggap natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito po yung regalo. Ang biyaya ay nangangahulugang regalo o kaloob. Natanggap natin ito kaagad bilang isang regalo o kaloob. Pero kahit gaano kamahal ang isang regalo, maaari mong sabihin, ayo po, salamat po. At pagkatapos, natanggap mo na ito. Sa iyo na ito ngayon. Gayunpaman, lahat ng biyaya at gantimpala sa ating mga buhay ay pagkatapos ng kaligtasan ay natatanggap sa pamamagitan po ng pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya, ang kaligtasan ay natanggap sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng pag-ibig. At pagkatapos, gaya ng pangako ng Diyos sa atin, ang mga biyaya at gantimpala sa ating mga buhay ay natatanggap ayon sa mga gawa na ginawa po natin sa katwiran. Dapat po ninyong gawin ito. Dapat po nating malaman ito. Kaya sa mga awit 23 sa verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang Panginoon ay aking pastol. Kung ganoon, anong sunod? Hindi ako magkukulang. Ang Diyos ang pastol na nagpapakain sa akin. Minsan inaakay niya ako tuwing tumatawid sa ilog. Minsan inaakay niya ako sa luntiang pastulan at sa panatag na tubig. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Siya ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang ay nangangahulugang siya ang nagpupuno ng lahat ng mga bagay. Minsan ay inahayaan niya ako na maging masagana at minsan naman ay dukha. Kapag ako'y dukha, dapat lang ako magpasalamat at sabihin mayroong dahilan kung bakit kailangan kong maging dukha. Mula doon ay maraming bagay tayong matututunan. Maraming mga bagay ang hindi natin matututunan kung palagi tayong masagana at lahat ng bagay ay sapat. Natututunan po nating magtiwala at masiyahan sa Panginoon sa gitna ng mga pagdurusa. Alam niyo po, napakahirap ko po noong ako po ay naligtas.
At maging pagkatapos kong maligtas, sa mahabang panahon ay namuhay ako sa kahirapan. Hanggang sa nag-asawa ako at nagkaroon ng 2 anak, hindi ko naranasan na tumanggap ng sahod habang nag-e-evangelize ako sa loob ng 5 taon sa syudad po ng Mokpo. Naisip ko na wala naman talagang sahod para sa mga evangelist eh. Wala pong sahod para sa mga evangelist sa Biblia. Kung mayroong magbigay ng kaunti, nabubuhay sila rito. At kung wala naman, nabubuhay sila ayon sa sitwasyon. Nang lumaki na ng ganito ang 2 kong anak, kailangan kong bumili ng drawing book para sa kanila. Ngunit wala po akong pera upang bumili para sa kanila. Kaya naman, nangutang lang ako noon. At may isang taong nagalit sa akin kung bakit ipinangungutang ko ito. Eh, bakit hindi na lang nila ako binigyan ng pera sa halip na pagsabihan pa ako tungkol dito? Biro lang po. Kahit na ganoon ay hindi ako nagreklamo. Hindi ako nangamba dahil doon. Nagalak at nagpasalamat na lang po ako. At kung babalikan ko po ito ngayon, sinanay ako ng Diyos sa loob ng mahabang panahon. Ito po'y pagsasanay. Hindi ko na po gaanong maalala kung saan ako nagpunta, kung ano po yung kinain ko, kung saan ako natulog sa loob ng 7 taon pagkatapos kong maligtas. Pero noong una, nagdesisyon ako na huwag nang mag-asawa at mabuhay na lang ng walang asawa. Ngunit kalaunan, hindi ko ito nagawa dahil hindi po ito komportable. Nag-asawa po ako para sa evangelism. Opo, mabuti at nag-asawa po ako. Tinutulungan niya ako. Sinasabi niya sa akin na hindi niya alam kung ano ang nakita niya sa akin at pinakasalan niya ako. Meron ba akong pera, trabaho o lakas? Ano ba ang meron ako? Nakatingin lamang siya sa pananampalataya. Sinanay akong mabuti. Napakalaking tulong po talaga ito sa akin. Kung hindi ako nagkulang noong umpisa, maaaring hindi ako natuto kung paano magtiwala sa Panginoon. Si Pablo po ay hubad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, nilalamig, giniginaw, muntik ng mamatay ng maraming beses, ibinilanggo ng maraming beses, hinampas, at mula sa mga iyon, natutunan niyang magtiwala sa Panginoon. Nang siya ay nakulong, sumulat siya mula sa bilangguan. Sa gitna ng pagdurusa, sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagdurusa. Kaya naunawaan ng mga apostol ang biyaya ng Diyos sa gitna ng mga pagdurusa at ipinangaral ang ebanghelyo sa gitna ng mga pagdurusa. Kaya si Apostol Pablo rin ay may karamdaman sa kanyang katawan. Hindi siya namatay dahil dito, ngunit sinabi niya na mayroon siyang tinik sa laman. Ang tinik ay masakit, ngunit hindi ka mapapatay po nito. Kaya nag-pray siya ng 3 ulit sa Diyos na alisin ang tinik na ito. Sinabi ng salita ng Diyos, hindi. Mabuti para sa iyo na magkaroon nito upang hindi ka magmalaki, kaya hindi. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Kaya sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 12:10, kaya alang-alang kay Kristo ako'y nasisihan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Binigyan ng Diyos ng mga pagdurusa si Apostol Pablo upang hindi siya magmalaki dahil ang biyaya na natanggap niya ay napakadakila. Kaya sinabi niyang siya ay nasisihan sa kanyang mga pagdurusa. Dahil nagawa niya magtiwala sa Panginoon ng higit sa gitna ng mga pagdurusa. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nagpapakita sa gitna ng pagdurusa. Kaya huwag po ninyong isipin na ang pagiging mayaman ay mabuti lang. Mahirap para sa mga mayaman ang maligtas. Gayun din ang mga mayayaman ay maaaring mahirapan sa kanilang buhay Kristiyano kahit na pagkatapos maligtas. Ngunit hindi naman sa lahat ng kaso. Kaya kung higit kang yumaman ay mas higit kang dapat na mag-ingat. Kaya naman sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:12, marunong ako magpakababa, marunong din ako magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Nang siya ay naghihirap, natutunan niyang magtiwala sa Panginoon sa pagiging dukha. At kapag masagana, hindi niya iniliw ang sarili niya sa mga kayamanan kundi alam niya kung paano bumalik ang mga magbalik ng kayamanan para sa Panginoon. Marunong ako magpakababa. Dapat rin tayong matuto. Kaya naman tahimik tayong tinitingnan ng Diyos kung ano ang gagawin natin. Bilang minsan ay hinahayaan niya tayong maging dukha, minsan hinahayaan niya tayong maging masagana, at minsan kinukuha niya ang mga bagay na ibinigay niya.
Hindi siya malulugod sa mga natutuwa kapag sila ay may material na bagay, ngunit kapag wala, sinasabi po nila ay mamamatay na daw sila. Nangangahulugan ito na ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay doon. Kaya pagkatapos na maligtas, ang biyaya ng buhay na ipinangako sa atin ng Diyos sa ating lahat ay, at ang lahat ng mga bagay ay natutupad sa pamamagitan ng pagsunod na may pananampalataya. Tingnan po natin sa mga awit 121. 121 verse 1 hanggang verse 2. Basahin natin verse 1 hanggang 2. Verse 1 hanggang 2. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang akin bang saklolo ay saan manggagaling? Hindi ito manggagaling mula sa burol. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay aking Ama. Ang Diyos na iyon ay tinutulungan ako. Nakamamanghang talata po ito. Tingnan din po natin ang verse 7. Verse 7 hanggang verse 8, iniingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan, Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay Kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. Kaya sa maikling awit po ng chapter 121 na ito, ang iingatan ka ng Panginoon ay 7 ulit na binanggit. Paulit-ulit na binanggit, naiingatan ka niya. Gagawin po ito ng Diyos. Kaya sa verse 4, siyang nag-iingat sa Israel ay hindi idlip ni matutulog man. Verse 7, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iniingatan niya tayo magpakailanman hanggang sa makarating tayo sa langit mula po dito sa mundo. Iniingatan po tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ay ang tagapag-ingat po natin. Kaya siya ang nag-iingat. Ngunit ano ang inaalala ninyo? Ang pag-aalala ay hindi pananampalataya. Hindi pagsampalataya. Bakit kayo nag-aalala? Kung sinasampalataya na ninyo ang salitang ito, sa palagi ba ninyo ay hahayaan lang tayo ng Diyos na mamatay? Hindi po. Sa Juan 17 verse 12, nanalangin si Jesus ng ganito ng araw bago siya mamatay. Sa verse 12, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. Sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Sinabi rin po ni Jesus na iingatan niya ang mga ibinigay sa kanya ng Diyos, ang mga taong ligtas. Kaya maliban sa anak ng kapahamakan na si Judas Iscariote, iingatan niya ang kanyang mga alagad hanggang sa huli. Iingatan po ng Panginoon ang kanyang mga alagad hanggang sa huli. Kaya't maging hanggang ngayon, siya ang nag-iingat sa atin. Tingnan po natin sa Isaiah sa chapter 41. Isaiah chapter 41 sa verse 10. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Sa verse 10 po. Isaiah 41 verse 10, basahin natin. Huwag kang matakot, sapagat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya ngayon po, sa talatang ito, huwag kang matakot. Ano ba ang kinatatakutan mo? Ako'y kasama mo. Ano ang katatakutan natin kung ang Diyos ay kasama natin? Ang huling mga salita na sinabi ni Jesus bago siya iakyat sa langit ay sa Mateo chapter 28 verse 20. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen! Ang mga naligtas ay nagsasabing ang Panginoon ay kasama natin hanggang sa katapusan ng panahon. Ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo.
Kaya ang aking Ama, narito ang aking Diyos. Hindi tayo dapat na mabigla, anuman ang mangyari. Natatakot po ba kayo na sisiklab ang digmaan? Yung bomba mula sa Russia o bomba mula sa North Korea? Ikalat natin ang samyo ng corona ni Jesus sa lupain ng mga tinik. Wala tayong dapat pong ipag-alala. Sa mga awit 3 verse 6, sa 10,000-libong tao ako'y hindi natatakot na naghanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Hindi na kailangan pang magulat na ang Diyos ay kasama natin. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, sabi ng Diyos. Kaya magmula na ang balita ng digmaan ay lumabas. At ngayon po, yung sa Russia, si Putin, ay napakasama na ngayon. Para bang siya ay sinapian ng masamang espiritu kung titingnan natin siya ngayon. Maaari niyang hayaan na lang ang Ukraine. Bakit ba sinusubukan pa niyang sakupin niyon? Mali ang ginagawa niya. 10,000 sundalo ng Russia ang namatay. Paano naman po ang China? Ang China rin ay desperadong sinusubukan na sakupin ang Taiwan sa pamamagitan ng puwersa. Bakit hindi na lang sila hayaan ng China na mabuhay? Gaano ba kalaki ang lupain ng China? Mabuti kung tayo ay mamuhay na magkakasama. At sa kaso ng North Korea, sinasabi natin na tayo ay nasa parehong lahi, kaya tutulungan kita. Alisin na natin ang mga nakamamatay ng mga sandata na ito. Pagkatapos ay magpapabalik-balik kami at tutulungan kayo sa lahat ng pangangailangan ninyo at maaari tayong mamuhay hanggat gusto natin. At totoo po yun. Nagsisinungaling po ba tayo? Ayaw po natin ang gulo. Mas gusto ng North Korea na gumawa ng mga nuclear weapons at subukan po ito. Ang North Korea ay patuloy na nagpapalipad ng mga missiles. Gayunpaman, ang mga politiko ay kailangan maging mahusay sa politika at ang isang malakas na national defense power ay kinakailangan din. Pero higit sa lahat, habang ang mga Kristiyano sa church natin sa Korea ay ginagawa ang world mission, ay walang sino man ang pumapasok sa digmaan. Hindi papahintulot ng Diyos ang digmaan. Kaya't ako'y nananalangin na, O Diyos, kung ang Korean War ay magpasimula, ay hindi namin may sasagawa ang world missions. Kaya O Diyos, gawin mo po ito. Ano ba ang gagawin po ng Diyos? Sabihin ng Diyos, naiintindihan ko, oh, totoo nga ito. Hindi po ako nagbibiro. Alam niyo yung Sodoma at Gomorrah ay winasak dahil wala roong natagpo ang 10 taong matuwid. Tama po ba? Kung paanong si Abraham ay nanalangin na kung ang Sodoma at Gomorrah ay mayroong 10 matuwid na tao, ititigil ng Diyos ang kanyang plano na wasakin ito sa pamamagitan ng apoy at asupre, hindi po ba? Halimbawa po, sabihin natin mayroong 10 matuwid na tao. Kaya kung ang Sodoma at Gomorrah ay hindi winasak, ang mga tao ba sa Sodoma ay malalaman ba o hindi na hindi sila winasak ng Diyos dahil sa 10 matuwid na tao? Hindi po nila malalaman yun. Pero bagaman hindi nila iyon nalalaman, subalit alam ng Diyos gaano man karaming tao ang sumubok na sakupin ang Korea at kung bakit si Kim Jong-un ay hindi niya magawang makipagdigmaan, dahil ito po ay dapat munang pahintulutan ng Diyos. Gaano ba karaming tunay na Kristiyano ang nasa Korea? Ang Sodoma at Gomorrah, wala kahit 10 matuwid. Sa Jeremias 5:1, wala kahit na isang matuwid. Kaya sa Jerusalem, yung Jerusalem ay winasak. Gaano karami ang matuwid sa Korea ngayon? Alam ko po na mayroong maraming born-again Christians na determinadong mabuhay lamang para sa Ebanghelyo at mamatay para sa Ebanghelyo dito po sa South Korea. Kaya ang Diyos po ay kikilos. Paano ito malalaman ng sanlibutan? Ang Diyos po ay kikilos. Paano ito malalaman ng sanlibutan? Hindi na mahalaga kung alam nila ito o hindi. Subalit nalalaman po natin ito. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Kaya nga, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Huwag kang matakot, aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya,
gaano kabuti na ipinaliwanag ito ng Diyos ng detalyado? Nag-aalala pa rin po ba kayo? Hindi natin kailangang mag-alala. Hindi po ako nag-aalala. Ngayon po ay may sasabihin pa sana ako at maraming tao ang nag-iisip na kung tatapusin ng pastor ang kanyang sermon kaagad ay magiging mas interesanting bagay po ito. Kaya opo, tatapusin ko na po ito kaagad. Sa ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos. Ang Panginoon ay nahabag sa amin na mga lumayo sa Diyos, sa aming puso, at naging mga kaaway ng Diyos. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na iniligtas mo kami na wala ang aming gawa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo, kaya't gabayan mo po kami ng lubos upang makapamuhay kami sa natitira naming buhay para lamang sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Salamat po at kami ay nagtitiwala sa iyong biyaya na pumoprotekta at gumagabay sa amin hanggang sa kami makapasok sa kaharian mo. Idinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.